admonish you. And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. And now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the sheep, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit. Despise not the prophecy. Prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Brethren, pray for us. Greet all the brethren with an holy kiss. Sabay-sabay, dalawang verse, ready, go. I charge you by the Lord, this epistle be read unto all the holy brethren. And the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Let's pray. Lord, na salamat po, Lord, sa inyong salita again sa book ng 1 Thessalonians na nag-aralan. I pray na tapusin namin ito, Lord, na may pangunawa ng anong kalooban sa mga churches, sa aming church. So we pray na madali pa ang puso at isipan. As always, Panginoon, as we wrap up ngayon ng aral dito, Lord, sa book. Ngayon kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po. Again, ha, wrap up natin kasi last na chapter na to. Baka lang naman magtagal tayo, pero subukan natin. So, ano po yung review ko lang po yung kalahatan, no? Ng 1 Thessalonians. So, sa atin, ha, sa ating sinilis natin. So, yung naging, ano natin, first part is the living and true God. Of course, pinapakilala ang Panginoon, may mga natutunan tayo dyan. And then, bold but gentle, so behavior of the Lord's servant. So, nakita natin yung balance. Kasi yung mga mababaw sa salita ng Diyos, gusto nila isa lang or the other. Sobrang tapang naman, wala, sobrang bait. Kaya binalance po natin yan, and then nag-focus. Then, pangatlo po, chapter 3, yung perfect, okay? Verb yun, perfect that which is lacking. So medyo babalikan natin ngayon yun, kasi ito yung mga practical katuluan para tayo maging perfect. Again, di perfect sinless perfection, pero mag-mature. Then crown of rejoicing. Ito po yung tema nung second part ng mali ata yung ano, baliktad lang sa 2A2B, baliktad lang yung aking ano. Pero yung sa 2B, crown of rejoicing, ito po yung, sino yung crown of rejoicing? Yes, eh. Sino yung crown of rejoicing? Crown of rejoicing. Taas kamay. Sino nang alam? Ha? Ayan. Nakalimutan yun. So, sa bagay, iba kasi mayroong mga aral-aral na gano'n eh. Kasi may crown daw tayo sa langit. Lima daw yun. Mga gano'ng toro eh. So, inaral ko, di ko makita. Ngayon, ito, inaral natin. Yung crown of rejoicing, according sa Bible, yun yung mga tao, no? So, ang kasiyahan daw ng mga lingkod ng Diyos, yung mga anak ng Diyos. Okay, naitingnan ko lang, ha? Baka mayroon pang iba eh. Pero alam ko, yun lang yun eh. Tama, yun nga, inaral natin eh. Okay, kaya ngayon, may rejoicing din tayo. Mamaya.
Ayun nga lang. Anyway. And then, yun nga, perfect that which is lacking. And then, four, the Lord is the Avenger. Okay? And then, 4B, Rapture, the Second Coming. Ito na yung kadoksong nung last week. So, Children of Light yung last week. So, ibig sabihin, dapat tayo dito tulog-tulog. Alam natin yung nangyayari. Especially sa salita actually ng Diyos. Kasi ngayon, ang dami ng Christian. Puro kalituhan na eh. Lalo pag hindi yung binabasa yung Bible, iba yung ibig nila sabihin, papakalat nila yon. Parang naalala ko yung mga Pentecostal, yung mga post yan sa, ano, di ba? Baka mga friend nyo yan. I-share nyo pa. Jesus will baptize us with the Holy Spirit and fire! Yeah! Nasa Bible naman talaga yun, pero ano yung fire doon? Inaaral natin yan, di ba? Sa John. Kaya nung may nakausap akong ganyan kasi, asar na asar eh. Ito kailangan nilang marinig yun. Amen? Mamaya, makadaanan din natin yun. Okay, so tapusin na natin to. So, again ha. Kanina may kausap ako, pray nyo. Hindi ko masyadong close yun, pero kilala na yung mamayan yun eh. Chinat ako, nagbumati lang. Salamat naman. Eh, medyo ano, sa Amerika nga, nagkakwento kasi. Ba't kamusta yung mga kuya mo? Kinasal na isa. Okay naman. Ah, pero itong isa, parang dami kasi mga balibalita na kasi yung dollar daw, di ba, iwanan ng ibang bansa. So, matagal na kasi yun eh. So, maraming nangyayari doon na sabi, umihirap daw yung iba. Totoo din naman yun. Minsan, discarte lang. Ha? Mahirap at tamad. Hindi, pero ngayon daw, ewan kong conspiracy, pero totoo rin eh. Ang dami na gisabi na babagsak daw US. Ay, depende nga rin sa kanila. Kaya sabi ko, pray lang natin, kung bumagsak man yan, di at least ma-preserve kayo, yung mga Kristiyano. Kasi talagang overdue na sila eh. Kailangan na nilang parusahan din. Kaya, yun. Pero, feeling ko, tuloy-tuloy na yan. Hindi naman kailangan maghirap yan. Ano lang. Yun nga, yung godly, sabi sa Revelation, di ba? Yung godly, lalong magiging godly. Yung mga wicked, lalong magiging wicked. So, parang tayo din dito. Anyway, sila kasi doon ay nabubuhay sa takot minsan. Kaya, tuloy na natin to. So, yun, napinag-aralan natin yun. Yung ano daw niya, salamat na lang at ma-rapture na tayo bago nabanggit ko tuloy. Eh, actually po, hindi. Prip-prip kasi. Eh, sabi ko, hindi po, totoo yan eh. Eh, di, next time na pag-usapan daw namin. Anyway, ayun, so tuloy natin. So, malinaw po ha, yung last 2 weeks natin, post-trib, no, aabutan natin yan, kung aabutan natin. Pero huwag kayong umasa, katulad nyo, baka sa mga post-post na nilalike nyo, ini-amen nyo, sinabi anytime darating si Jesus, hindi totoo yun, hindi yung tama, no. Darating siya, definitely, pero hindi yung bago magtatakan, iwa, wala nang challenge yun, di ba? Yung pinag-usapan natin last week ata, hindi nga painggan ko yung preaching. Mamumundok tayo, di ba? Kasi mamumundok, exciting nga siguro yun. Wala na, di ba? Papayat na tayo. Marami tayong matutunan. Exciting ang buhay. Ngayon, wala na excitement eh. Okay, so yan ha. So at yun nga, kaya last week, Children of the Day, sabihin dapat alam mo yung nangyayari. Inaaral mo na inaaral to. Hindi ka takot. Though alam mo yung future, pero hindi ka takot. Nakikita mo may posibleng masamang mangyari, pero hindi ka takot kasi nga, ligtas ka. At may paraan naman, okay? Tsaka dito yung comfort natin eh, sa langit tayo. Okay, so tuloy natin ngayon yun. So tapos na yun. So pinasok lang actually niya yun kasi nga, na nagtuturo siya dito na i-comfort yung bawat isa, ang pinaka-comfort natin, ligtas tayo sa langit tayo. Yan.
So ngayon, hindi matapos yung epistle nang walang application. Okay? So anong gagawin natin ngayon? Kung talagang mahirap dito, minsan tayo ay persecute, mayroon tayong dapat gawin. So di tayo natapos eh, no? So i-comfort niyo about siya. Ngayon, ano daw? And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and over you in the Lord and admonish. So medyo pinasok niya yung hanggang dito po yan. And to esteem them, sino yung them na yan? Ha? Yung tinuro ko sa 12. Yung mga ano daw? Yung mga ha? Nag-labor. Okay. So, sino yun? Mga sipag na Kristiyano. And, tingnan nyo sa who is labor among you and are over you in the Lord. Sino yun? Okay. Ito yung mga leadership. Okay. Sa atin, pastol lang naman yan. Tsaka ibang nag-support, mga kuya-kuya yung ate nyo. Especially yung pastol actually yan. Paano mo nasabi? Sabi dyan, and esteem them very highly in love for their work's sake. Yun nga. Ngayon, yung iba naman, medyo inaabuso to, no? Eh, lagi sinasabi dyan. Which, sabi yan? And esteem them very highly. Kaya yung iba naman, nasobrahan naman, yung mga pastor nila, kala mo, sambahin eh. Pag nasabihan mo ng mali, parang ito, may bumabanat na naman, minag-isya na naman ang abante. Eh, mali pa. Eh, may, hindi ko napapansinin kung gano'n, kaso may caption pa na mali eh. Iba doon, hindi na nga papansinin yun eh, kaso may caption. Repent of your sin. Eh di, sorry. Nabanggit na ano ko tuloy, napansin ko tuloy. So, yun. E di sinabi mo, mali. Nako, parang, alam mo, kakagating ka na eh. Kasi nga, idol eh, idol. So, hindi naman ganun. Ibig sabihin lang, yung tama lang, yung pastor mo daw, sabi dyan, ulitin ko ah, and we beseech you, brethren, to know them. Ibig sabihin, alamin mo kung sino ba yung talaga naglilingkod. Kasi ganito yan, katulad nga, nabanggit ko yun. Naglilingkod ba yun? Dahil lang pastor, naglilingkod na. Yes, pero hindi lagi. Paano nga kung ayun, mayroong unfaithfulness. Paano yun? So, sinasabi ba sa atin ng Diyos na therefore, basta pastol, alagang ano yan, huwag mong sasabihan mali. Sa isang forum, ganun din naman, sinabihan daw yung pastol niya, mali, nagalit. Eh, mali naman talaga. Tsaka hindi naman pala binastos, nasabihan lang mali. Parang, yun ang ano sa atin. Tsaka pag pastol ka, dapat di ka rin naman, ano yun? Skin, ano? Pusong mamon or onion skin. Ano yun? Balat sibuyas. Sa totoo lang. Kaya, kasi importante yung, kaya ang title pala nito, bago ko makalimutan, yung sinend ko sa inyo ay Sanctify You Holy. Sa Tagalog, pabanalin kayo ng buo. Hindi lang banal kayo kasi umaaten kayo, banal naman talaga yung kaso. Pag nasa bahay na, sa isip, or sa trabaho, sa pag-aaral, sa mga plano sa buhay, hindi naman pala okay, di ba? So, ang ibig sabihin na sa Tagalog, dapat magpakabanal tayo at paging banaling kayo ng buo, ibig sabihin. Kaya nga, yan. Kaya minsan, na siguro yung basahin nyo, nagtatanong, mali, si sino kaya? Siguro, sino bang ano? Si Johan, hindi. Siguro si... So, nagtatanong sa inyo kung bakit church tayo ng church? Si Jared. Si? Jared. Si Jared. Okay lang yan. Maliit pa yan. At least malalaman niya. Amen, Jared? Ba't kaya rin church ng church? Eh, kanina, excited nga siya sa kanina, ano, eh, Richie, eh. Makatawa, wagas, eh. Nakawala sa, ano, eh. So, bukod sa masaya, hindi yun, eh. Para maging banal nga tayo. Kasi may maraming bagay na hindi basta-basta, di ba? Kailangan talaga taon, matagal. So nag-observe ka, tinitingnan mo ano pinagagawa mo dito. So titingnan mo naman sa iba at kukumpara mo. Okay?
nakita mo yung iba, parang naglolokohan sila dun ah. Hindi tayo ganun. Okay, kaya nga ngayon, kung alam mo na ako sino yung mga nagliligo ng tapat, ano daw gagawin mo? Alamin mo daw, kasi nga, huwag mong ano, basta-basta, ganun. Hindi. Kasi, ituloy ko lang dito ha, and are over you ha. So, kasi iba naman ganito ka, ang brethren, ganun. Tsaka yung kinasuriyahan mo. Sa mga plastic yan mga yun, mga hipokrit, sabihin lang, kami dito walang mataas sa amin, pantay-pantay sa amin. Ay, tama naman yun, kaso, meron pa rin eh. Ayan o, over you eh. At sabi dyan kanina, admonish you, pinapagalitan ka. So dito, iba dito, nakapagalitan ko, diba? Salamat dito pa rin. Yung iba, hindi na natagalan. Yun ang malungkot. Kahit sinasabi sa Bible na meron talagang ganun, ganun talaga yun. Hindi yung pinasanay ka kahit sa mga television na... Kaya tsaka mga brother, Soriano, kaya siya pantay-pantay. Paano ka papagalitan kung kapantay mo lang? Di ba? Kaya, ayan. So, dapat daw, beseech you. Ibig sabihin, hindi dapat, dapat alam nyo yan na yung pastor nyo nag-label sa'yo, tinatrabaho kayo. Amen? Na-appreciate nyo ba yun? Siguro naman, sana. Nakikita nyo naman eh, kung honest kayo at di naman kayo masyadong expect sa ibang tao, may kitang-kita nyo na sana yun. Amen? Amen. And to, ano daw gagawin nyo? To esteem them very highly. Ano yung esteem? Tinataas. Okay? Ano yung sabi yung esteem? Kaya nga ako, naasal ako dito, pero hindi naman ako naghaharap ng masyadong paggalang, di ba? Sakto lang, tama lang. Okay? Pero pag marunong ka, natututo ka na, sabi dyan, igalangin mo sila. Sabi, hindi lang basta galang, sabi, very highly. In love. Eh, pastor, kala ko ba, huwag nating idolin. Sakto lang kasi ano yung nakalagay dyan, oh, for their work's sake. Ayun yung pinaka pang ano dyan, pang balance dyan. Naintindihan nyo ba yan? Sabihin, hindi mo siya papaburan, hindi mo siya ano, dahil lang nagpasto siya ganyan, o tinawag yung sarili niyang ganyan, o nag-aral sa ganyan. Kasi nga daw, importante yung kanyang ginagawa. Yun yung sabihin, oh, for their work's sake. Kasi, so ngayon, napag-aralan natin sa ibang ano pala to, no, sa pagkakataon. For example, kahit yung mayo, di ba, sabi ko naman sa'yo, galangin natin to some degree, okay? So, dahil importante yan, kaysa naman may anarchist tayo dito, anarchy. So, pero lalo daw yung pastor kasi nga, importante yung gawain niya. So, by the time, naku na, hindi ginagaling pastor, alang, walang kwenta, nabastos, ano mangyari doon sa mga nag-observe, yung mga malilit na bata, mga baguan, kasi wala pa lang kwenta yung ano yun. Parang ganun, di ba? Nadadamay-damay na po yan. So, yun. So, hindi sa dahil gusto lang niya, pero para sa kanyang gawain. Okay? Malinaw ba yun? Malinaw ba? Nakita niyo yung balance, ha? So, hindi dahil lang pastor. Iba kasi talagang ganun naman. May mga narinig pa nga ako pag yun, pag mga pastor nag-uusap. Ganon, parang kulang na lang eh, ano eh. Itaas ng gusto yung sarili nila. Kaya, balance lang. Okay, and sabi dyan, and be peace with, and be at peace among yourselves. So, yun nga, medyo hiwalay na yun, no? Pero kayo dapat, huwag kayong mag-aaway-aaway. Okay? So, starting from here, ano na to, puro, parang Romans 16 na to, 16. Okay? Ito yung mga dapat natin gawin. Okay, ulitin ko ha, yung mga naglilingkod daw sa inyo, itaas nyo, okay, at galangin nyo, okay, dahil sa kanyang gawain. And then, be peace, walang sana nag-aaway. Pwede ba nag-aaway ba yung mga magkapatid? Kaya nga andyan eh. Nagkakataon pa yung pag yun, nagkasawa na kayo, okay, mas magaling akong mag-preach, mas magaling akong mag-ganyan. Yan yung iwasan nyo, dapat may kapayapaan sa church. Now, ano pa? Now, we exhort you, brethren, warn them that are unruly. Kasi sabi ko kanina eh. Yung iba, mga Kristiyano, parang puro praise the Lord na lang. Pero sinabi dito, diba, inuutusan kayo, diba? Na warningan mo yung mga unruly, mga rokoloko yan. So, kaya sa atin dito, winarningan natin yung iba, tumino, yung iba, hindi, yung iba, nawala na. Ganun talaga eh. Kasi inuutos sa atin yun. Ngayon, kung ayaw nila, kawalan sa kanila yun. Amen? Pero tayo, inutosan tayo, kahit kayo po. Kasi nga, may mga tao na mga mas kaklose nyo,
mas maaabot nyo siya kaysa ako. Diba? So, waningan nyo na parang di ako, parang ako yung kalaban dito. Kaya siya, minaano ako eh. Uyo, si Basto, magagalit. Parang, ako ba? Kaya dapat siya magtino dahil para lang di ako magalit, ganon. Kung maliit na bata, okay lang, pero iwasan natin yun. Ano yung dapat? Sige nga. Nakwento ko na dati to sa mga matagal na. Anong dapat? Tama ba na gawin mong gano'n si Pastor? Kahit tatay mo. Uy, magagalit si tatay. Huwag mong gawin yan. O kaya gawin mo to. Magsahin ka na. Magagalit si ganyan. Tama ba yun? Sa maliit na bata, okay. Minsan-minsan. Pero ano yung mas maganda? Upgrade nyo. Ha? Ha? Nagkukusa. Paano, ano sasabihin mo nga sa maliit ng kapatid? O kaya sa kapatid mo sa ano? Alam mo, ano ba? Kunwari, si Juliana nagusot ang maikli. Kunwari, si Ate Yesha niya, alam niya mali yun. Okay? So, sinasabi ko naman yun dito. Ano sasabihin mo sa kanya? Magagalit si Pastor, oh. Yung sinasuot mo. Ganon. Tama rin yun. Pero, ano yung mas maganda? Para sa kabubuti mo, huwag ka mong ganyan. Pwede yung gano'n. Ano pa? Ha? Tunay na reason. Yun, hinahanap ko sagot. Okay? Ikaw nang may instruct sa kanya na para bang si Pastor ay hindi mag-isa sa tinuturo niya. Ayun yung tama eh. Huwag mong sangkalan si Pastor. Kaya ang Diyos, magagalit ang Diyos. Kaya ngayon mong mga asal, ganyan eh. Diba? Pang-asal yun eh. Uy, inom ka, magagalit ang Diyos. Sabihin mo na sa kanya, kaya aralin mo rin. Kaya ngayon, sabi dyan, warn them. Kayo-kayo na, tayo-tayo, kayo-kayo. Kaya online, ganun din ginagawa natin. Pag may mali talaga, mali. Hindi po, praise the Lord, kahit mali. Next, comfort the feeble-minded. Nakita mo, mahina. Okay, lalo na yung may problema talagang matindi, i-comfort mo na lang. Amen? Ito yung mga, ano lang to, mga listahan na lang to na dapat natin ginagawa. Support the weak, ganun din. Meron tayong buong series dyan, di ba? Naalala nyo pa? Yung anong title, no? Sige nga. Helping and getting help. Okay? And then ano pa? Be patient toward all men. Okay, so dapat mapagpasensya tayo. Hindi tayong tipong laging, ano. Okay, parang naalala ko talagang driving ko. Ewan kung, yan na, masama ba akong mag-drive? Kasi kailangan, no, lumabasan yung speed ko, yung high S din pa, no, pero yung malaki. Naasal sa tricycle, kasi kaya yung mga tricycle, yung mga ganyan-ganyan. Hindi naasal yung, ginanon talaga, tumaob yung ano eh. Ganun pala yun, pag ginanon mo, hindi ko gagawin yun. Ang gawin yun. Pero nawala ng pasensya, eh talagang alam mo yung mga yan. Walang disiplina minsan. Okay, so kaya nga, pero tayo dapat dagdagan pa natin, hindi tayo dapat ganun. Amen? Kung mauna ka lang ng 10 minutes eh. Ako, kaya nga ano, binubusin na ako lang, diba? Ano po yun, parang ano yung sa kalsada eh. Kailangan turuan mo rin minsan, diba? Pero kung talagang ayaw na, nagbatiga, saan gagawin mo eh? Pag-awayan mo, diba? Yun ang mali. Anyway, move on tayo. Sabi dyan, rejoice evermore. Anong sabihin yan? Magsaya. Hindi magsayang pakasala sa ano, ha? Sabihin niya, kasi nga, alam mo, ligtas ka, dapat lagi ka nagsisiya. Nasisiyahan, nagsisiya. Hindi yung, again, pasayahin mo. Iba yun, eh. Iba yung pasayahin mo kasi malungkot ka. Alam mo na, happy-happy ka kasi malungkot ka. Exhortation to sa atin para kung may nanghihina talaga, paalala mo, ligtas ka ba? Oh, so what? Parang sa Amerika nga gano'n, parang alam nyo pwede mangyayas sa Amerika, medyo humirap lang sila ng konti, yun na yun. Pero takot na sila, ayaw nila nun eh. Sanay sila sa sarap. Kaya tayo, kaya nga mo siya nakakatawa ganito eh. Nakikita natin yung ibang maghihirap ng iba, tapos ina-encourage mo. Hindi yung sobra-sobra yung blessing, di ba? Kapatid, kamusta ka? Umapayat ka. Pero actually, taba na. Ganong problema, nakakaasar yun. So, rejoice.
Pag may nalulungkot dito, minsan nakapupansin ako. Ano ba to? Anong problema nito? School? Ano lang, di ba? Ipasa mo, hindi ka top 1, top 2, top 10. Walang problema. Mahaba pa yung takbuhin nyo. Huwag kayo parang mga Koreano, papakamatay daw pag di naka, ano. Pray without ceasing. Ayan na. Pag naka, ano, silent po, ha. Pray without ceasing, very famous. Huwag kayong ihinto. Hindi ibig sabihin ito, parang Katoliko, ha, na, ano, ang mga Buddhist, mayroon ganun. Ibig sabihin lang yan, hindi nangyari yung inaasahan mo sa ngayon, nag-pray ka na ng... Sino ba iniisip ko sa inyo? Iniisip ako sa inyo, kailan lang eh. Ayan, parang mga magulang nyo, di ba? Pray nyo lang, si daddy, ilang taon yan, dekada. Pinag-pray. Amen? Ito si Uya John dito. Sana si Kuya... Sinong pray natin? Kuya Jun. Jun din siya ba? Ah, Julius. And then si Kuya Ed. Mga nanay nyo, tatay nyo. Pray nyo lang. Kaya mag-asawa. Ganun po yan. Tayo dito, nga iniisip ko, yung nga, medyo masikip na tayo, pinag-pray ko lang. Sa dayad eh, medyo ano na sila eh. Pero tagal na rin nun. Dati na lang sinabi papatayo. Pero yung mga bakal na sila, inaanda na lang nila. So, ang ganda nga naman nung pag natayo yun. But anyway, focus tayo sa mga bagay na talagang kalooban ng Diyos. Amen? Kasi iba naman, yun ang pagmayayaman na, mga pinag-pray, walang mukhang bagay-bagay na. Minsan nga, ayun pa yung tumitisod sa kanila, yun ang pinag-pray mo. Hindi mo pwedeng panghimasukan yung buhay na iba, di ba? Hirap na. Eh, bagay na, mga sensitive na yan. Dito na kayo. Ba kayo eh. So, pray without ceasing. Yung mga unsaved loved ones, yung mga tabaho siyempre natin. Ano pa, yan. Kayo, mga lifetime partner. Dali lang yan, saglit lang yan. Parang ako, naaalala ko, parang andyan ako eh. Sa katayuan niya. Ang bilis. Ngayon, ako na yung gasawa na ako sa inyo. Pero, ganun pa rin. Kasi, alam ko, importante yan sa inyo. Amen? Importante yan. Sabi siya, huwag kayo magkakamali dyan. So, pray without ceasing. Pray nyo lahat. Okay? Para lumago kayo, gamitin kayo ng Diyos, tumalino kayo, hindi kayo. Mabutan mo kayo ng pagsubok, kaya nyo, matatagalan nyo. Amen? In everything, give thanks, for this is the will of God. Si Pastor, parang mayroon nga siyang series nito. Ito lang eh. Yan lang, sa isang pinalawak nila. Kasi maraming ibig sabihin eh, maraming ano, inisa-isa lang dito kasi nga pang ano, pang tapos na. So lahat daw ng bagay, magpasalamat ka. Amen? Amen. Isa sa mga kwento ng bagong Kristiyano o ganyan eh, merong nauuso pa lang dating email eh. So, nakwento ko na ba sa inyo yun? Gusto kong ulitin kahit ayoko na eh. Sa mga bata, kasi naalala ko na naman Ukraine tsaka Russia eh. Talagang dinadraft sila. Diba? Nung walang gera, tuloy-tuloy ang buhay lang. Biglang nagkagera, biruhin mo. Kunwari, yan, si Edgy. Oh, sundalo ka, ha? Punta ka dun. Ang hirap nung ganun. Kaya sabi nung may kwento dun, yung mahirap sila, isa lang yung anak niya, meron silang isang kabayo. So sabi nila, ano ba tong ano natin? Sabi nung anak niya, ano ba tong buhay natin? Ang hirap natin. Sabi ng tatay niya, godly, sabi niya, kahit ano man yan, pasalamat ka lang, anak. Masama at mabuti, pasalamat ka lang. So, bandang huli, yung kabayo nila, nawala. Nawala yung kabayo nila, tinangay ng ibang kabayo, ganun pala yun, pag di mo na itali. Parang yung kambing natin, pray niyo ha, minsan kung saan-saan daw pumupunta eh. Eh, tinangay, ano ba yan, ang hirap na nga natin, wala pa tayong kabayo, isa na nga lang, nawala pa. Sabi ng tatay, anak, sumat mabuti, ang Diyos ang magpasalamat ka lang sa Diyos, okay? Sige. Isang araw, bumalik yung kabayo, may kasama pang ibang kabayo. So, hindi lang dalawa, dumami, oy, salamat sa Panginoon, no? O di, tuwan-tuwa ngayon yung anak, di yung ginawa niya, sinakyan niya ngayon. Nag-aral siyang sumakay sa kabayo. Nalaglag ngayon siya, pilay.
Sabi, pambihira naman to tayo. Hirap na nga tayo. Nagkaroon marami tayong kabayo. Nabalian naman ako. Sabi ng tatay, masakad mabuti. Pasalamat ka lang sa Diyos. Ang Diyos na nakakalam niya. No? Sige po. Iyak siya. No? Yun nga, para sa Ukraine, dumating yung gera ngayon. O siyempre, hinahanap yung mga, o sino ba yung mga pwedeng, ano dyan? Hindi siya nakasama sa gera. Kasi nga, pilay na eh. Ay, salamat alam. Buti na lang, napilay. So, yun lang naalala kong kwento doon. Kaya marami pa tayo eh. But anyway, in everything, give thanks. Amen? Ganun po yan. Actually, makakahanap tayo ng ganyan kung inahanap mo lang talaga yung provision ng Diyos. Ang dami. Kahit sa Bible, sino yung napasama doon? Si Joseph, di ba? Bandang huli. Yung siya pala yung nagsagip sa buong ano, Egypt, tsaka sa mga mag-anak niya. Di ba? Kaya sabi doon. Ayun. Quench not the spirit. Ito. Pwedeng sermon to. Ano yung sabi yung quench not the spirit? Yung spirito ng Diyos, parang apoy yan eh, na gusto niya accomplish yung gusto niya accomplish. So may mga panahon na parang gusto mo, tama na. Ay, si, ano, sino man lumalago na dito? Ah, si Edgy, ay, salamat, umatin lagi. Huwag ka na masyadong umatin, minsan-minsan ka na lang. Diba? Tama ba yun? Kaya, nag-aaral, salita ng Diyos, huwag naman araw-araw, by the way, ha? Humihina yung ating ano, ewan ko sa inyo. Diba, hindi na nag-pray. O yan. Pray without ceasing. Gano kahirap yan. Lalo yung pagbasa. Hindi mo kaya ng dalawang chapter, isa. Doon ka sa Psalms. Bira, pag di ka na isang chapter doon, ewan ko na lang. Quench not the spirit, sabihin, pag kumikilos na yung Diyos, huwag mo namang pag-quench kasi pinapatay mo yung ano, di ba? Apoy. So, wag. Hayaan mo lang na lumago ka ng lumago. Amen? Kasi, ewan ko, ba't parang napakalakas na temptation yan actually sa atin, no? Pag inasal ka lang ng sino dyan, lalagpas ka na sa langit, eh. Parang, oo nga, no? Wag. Kung ano yung mabuti, hindi ka lalagpas sa langit una sa lahat. Okay, dahil lang pangataas nun. At hindi ka rin pwedeng lumago ng sobrang lago mo, talino mo na wala ka nang pwedeng laging meron yan. Amen? Amen. Dahil niya. Kaya, quench not the spirit. Despise not prophesying. Ano yan? Preaching, tsaka ito, kahit yung foretelling yan, tsaka foretelling. Ito yung iba, di, ganito naman. Iba, yan din, di na darating yan, anong 7-year tribulation, bukod sa mali yun. End times. Then, hindi na darating yan. Hindi masyadong ano, mauguna ang mundo. Sinasabi na nga, lalo kung tama, ha? Sinabi yan sa Bible, mangyayari yan. Tapos ikaw, parang, wala yan. O kaya yan, gano'n, preaching. Diba? Kaya isa sa mga mahirap mag-preach, yung, yun nga, dinadala mo yung tao, ina-exhort mo sila. Tapos, alam mo naman yung utak nila, dahil minsan, gano'n ka rin eh. Diba? Alam mo yung iniisip nila, na huwag ka sigaw-sigaw dyan. Relax ka lang. Ano gano'n, di ba? Kaya mga masobrang ka. Ganun po yan eh. Kaya nga sinasabi dito, ba't niya sabihin to kung hindi tayo gano'n? Amen? Amen. Huwag sabihin yung ibang tao pala sa preaching, parang inaano na, wala yan. Ginaganon. So sinabi, huwag mong gagawin yun. Huwag mong ilulook down. Ang hirap ng mga preach, ikaw nga, hindi ka nang tatapa, tapos gusto mo, asarin pa. Amen? Amen. Ayaw mo pong amen, kasi ikaw yun. Kahit ikaw yun, amen pa rin, di ba? Amen. Kung sapul-sapul, ngayon at least baguhin mo. Minsan, na-attitude dyan eh. So, despise that prophesy. Kaya ngayon, magtatagal tayo eh. Nakailaminis na ba ako? 30 pa lang. Mahaba pa to eh. So, wag. Kung medyo napapatagal, ganun talaga, hindi naman sa lagi sinasabi sa inyo, hindi naman gusto ng preacher na tumagal kasi nga, siya'y napapagod, di ba? Bakit naman kayo pa yung magireklamo? Di ba? Kaya minsan tumatagal kasi minsan ang hirap hatiin sa kalagitnaan, parang wala pa naintindihan. Ang dahil pang dapat malaman nyo, tapos puputuli na. Parang gano'n, walang excitement. Eh, lalo na kayo. Diba?
So, despise not prophesying. Dapat nga matuwa tayo the fact na pinipraise pa yung salita ng Diyos. Kasi nga, sa labas, wala na, ginagamit na lang nila yan kasi kailan lang inaaral. Kasi may lumabasaan ako na naman eh. Dinocument niya, parang di naman baptist na, pero ang ganda ng observation na eksakto sa atin. Yung mga, yun nga, mga mega church, ganun, inisa-isa niya eh. Talagang mayroong pattern. So marami ng ganyan. So kaya sana ma-appreciate natin yung mga totoong nagtuturo pa rin ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Ito na naman. So ito yung mga laging kinukutin, hindi mo wala kung nasaan. Yung pala nasa 1 Thessalonians 5 lang. Okay. Prove all things, hold fast that which is good. Madalas natin sinasabi yan. Bakit? Kasi, pag sinabing prove all things, kasi nga, lalo na pag yun, mag nagsasawa na siguro kayo, kailan lang yun na, may narinig din ako. Alam na YouTube yung sasuggest sa akin eh. Kaya pinakinggan ko yung isang atheist, dati raw Baptist, kasi Southern Baptist. May kaibigang Calvinist. Ngayon, atheist na. So, syempre, pag ganun, di ko, kailangan may explanation dun eh, kaya inaral ko din. Kaya nga, ganun. Paano pag narinig mo, nakikinig ba kayo? Kunwari, si, sino ba kaya? Si DM. Ganyan-ganyan pa yan dito. Mabalita mo, 10 years from now, 80 years na, wala daw Diyos. So, paano yun? So, ang dami niyang hatakin sa atin, di ba? Hindi sana yung kayo na, narinig lang. So, imagine nyo lang. So, ganun, parang ganun yung pinapalabas nito. Obviously, hindi totoo yun. Somewhere along the way, may tumisod siya kasi hindi naman niya aaminin yun eh, di ba? So kaya ngayon tayo, hahanapan natin explanation. So malamang sa hindi, may, kaya nga nakita ko dun yung Calvinist eh. May kaibigan daw siya, may boyfriend daw siyang Calvinist. Tapos, alam niyang mali. Pero, bandang uli sabi niya, ba't ganyan ang tinuturo ng Christianity? Nadamay na lahat. Ibig sabihin, yung Diyos, pinili na tayo. Hindi na tanggal sa utak ngayon. Kaya bandang uli, sabi niya, parang wala nang kwento, mali-mali ito eh. Ang di niya nakita, meron lang siyang nag-influence palang mali, sineryoso niya yung mali. Kaya dito yung, ito yung message dito eh, prove all things. Pag may nakikita ka, may nagkiklaim dyan akong ano, opposite sa Bible, patunayan mo lang, isabi, subukin mo, tama ba yun? No, katulad nun, ganyan pala, lahat mo ng Christianity, ganun, yun ang tanong. Tapos nagko-quote pa, hindi niya pa kabisado, tapos hindi pa King James. So, alam mo na kung saan nagkaroon ng problema. May nakatisod sa kanya, bandang uli. Ganun, tindi ng kwento niya. Sabi niya, kesyo, dati nag-shell din ako niyan eh. Ang tanong ko, ligtas ka ba? Kaya napansin niyo ba tayo laging ganun? Puro ganun, bumabalik tayo sa ligtas ka ba? Tapos alam niya rin yung mga verse eh, sabi niya. Ewan niyong gagamitin sa akin yung... ano ba yung sinabi ni John, di ba, na umalis siya sa amin kasi hindi na talaga siya kasama. They came out from us because he is not with us. Okay? So, hindi, lahat siya may explanation na siya sa lahat ng bagay. Pero, yun nga, una kasi hindi siya talaga naligtas. Yun ang problema. Sabi lang nga, nakilala, tinanggap ko, nag-pray ako. Southern Bump eh. Anong expect mo doon? Mababaw. Okay? So, yan po. Napaka ano yan. Isang verse lang yan. Pwede natin pag-usapan yan hanggang alas 10. Pag may narinig ka, totoo kaya yung gano'ng katotoo? Saan siya nang gagaling? Isipin mo. Ngayon, pag may explanation na mas maganda, kahit mas feeling mo, gusto ko to, kaibigan ko to, mas muang cool siya, yung iba doon, ini-encourage pa siya eh. Ayun, galing mo talaga. Salamat. Magiging honest. At sinasabi mo, walang Diyos palaga. Mga ganun pa eh. Pag nabasa mo yun, malagang pag hindi ka handa, mag-iisip ka din. Amen? Kaya sabi dito, prove all things. Tingnan mo. Kaya katulad nung sa Yeshua na binabanggit sa last time, nasabi lang, ha, Yeshua pala, yung J pala, bago lang yan. Ah, mali na. Mali ang King James, mali ang Baptist. Kami lang ang tama. Hindi na nagtanong. Hindi, may nakausap na akong tatlo lang eh. Ako, kausapin mo. Hindi, huwag na. Amen? Hold fast that which is good. Pag alam mong maganda, tama, dun ka tumangan. Huwag mong nabibitawan yun. Amen? Kahit dito, iba sa inyo, magkakaroon kayo ng kaibigan sa college.
Yan, sa UP, naku, lalo yun. Mga halo-halo dyan eh. Mga kaibigan ko, ganun. Diyan nayari. Parang naging idolater na ng mga matalino. Siyempre, hindi ko na masyado pinabahan dati. Ganun. Anyway, puro ganun na lang. Kami matalino kasi UP kami. Parang computer lang yan eh. Kung puro basura laman niya, mabilis nga. Tama ba yun? Yan. So tayo ganun, kailangan patunayan mo lahat ng bagay na ririnig mo. Huwag mong paniniwalaan lahat. Pag nakita mong maganda, doon ka na itong mga, huwag mong bibitawan yun. So sa atin, kaya matibay sa atin sa kaligtasan. Okay? Kapag save ka, kahit anong panluloko, babalik at babalik ka dun eh. Kung hindi ka pala ligtas, hindi, yung 80 eh, sabi nga, naniwala ka kay Jesus, paano anong sabihin mo dun? Ngayon, di ka naniniwala. Anong pinaniwalaan mo? Yun yung tanong ko sa kanya eh. Mga kausap ko lang yun. Diba? Kasi para sa kanya yung paniniwala, parang ano lang eh, naniwala. Basta naniwala ako sa kanya eh. Paano mo paniwala? Kaya dapat yung mismong soul winning ano natin, presentation, be-breakdown mo yun. Hindi naniwala kasi, ay, maniwala ako doon kay Jesus. O, di sige, maniwala na ako. Ano yung sabihin nga nung maniwala? Napansin niyo ba yun? Ano yung maniwala? Kaya, eh, hindi mo dyan, naniwala din eh. Ayun pala yun, nung, ano, kausap ko nun. Maniwala, ano yung sabihin maniwala? Kaya lagi tinatanong natin yan kasi nga, alam nila, at least, kung di sila tumanggap nung panahon na yon, alam nyo, totoo to. Kasi dinidigdip natin eh. Hindi tayo yung oo lang, oo, sige, para umalis ka na, oo lang. Hindi ganun. Amen? Amen. So yan, buong buhay nyo, gagawin nyo yan. Sana. Kahit ligtas ka na, ngayon naman sa ibang bagay naman. Bakit iba, masyado nagtumanga na sa pre-trib kahit walang verse. Kahit isa, walang verse. Kasi nga, inulit-ulit sa kanila. Ngayon, kung totoo sa iyo to, pag dumating ngayon yung tamang interpretation at medyo yun nga, kinalabit ka, ay parang mali yan na. Hindi ka ano diyan kasi hold fast that which is good eh. Kung may tinanggap ka ng ibang bagay na hindi pa hindi napatunayang mali, eh bitaw ka na doon dapat. Amen. Yung nagsabihin noon, prove all things, subukan mo yung mabuti, diyan ka tumangan. Ganun din kahit sa church. Ginagamit ni Soriano to eh. Ano ba yun? Tama rin yun. Nasa mali siya sa ibang bagay. Pero yung interpretation nyo dito, tama. Sabi niya nga, kung nakita mong mali yung church mo, umalis ka dyan, pumunta ka doon sa tama. Tama rin yun. Kaya umalis na kayo doon kasi hindi siya tama. Oo, ganun yun. May dating doon dito. Yan, sabihin natin, mali yan. Huwag kayong, eh, parang naalangan ka na, ay, gusto mo nang, inaakay mo naman kami dyan. Ganun talaga. Ganun yun eh. Hindi natin di-deny na yun. Eh, kung mali nga yan eh. Hindi ka nga naligtas dyan, maraming nilulokan, nalokot. Hindi ka alis dyan. Of course, alis ka dyan. Amen? Ayun sinabi dito eh. Okay. Move on. Abstain. Ito, mga bata especially. Lahat tayo na, especially yung may nakausap ako dito eh. Abstain from all appearance of evil. Anong sabihin yan? Pag sinabing abstain, umiwas. Or at least, bawasan. Diba? Ganyan yun eh. Abstain. Or talagang iwas. Okay? From all appearance of evil. Anong sabihin nun? Ganito yan. May mga bata, may mga bagay na hindi mo maintindihan, masama ba yung hindi naman? Hindi ko alam eh. Medyo, parang masama, pero hindi naman. Pag medyo nasasabihan ng masama, hanggat maaari, alis ka na doon. Kaya nasasabi dyan, eh, wala namang ginagawang masama eh. Ano may example dyan? Ha? Horror movies. Actually, marami yan eh. Ayan, katuloy, horror movies. Wala kang masama doon. Hindi naman totoong demonyo yun. Pero, tsura ng demonyo. Eh, paano yung games? Ayan, mga games. Mga wizard. May wizard. May witch. Ay, laro lang naman yun eh. Pero, pag naglalaro ka dyan, gusto mo manalo, di ba? Ay, mas malakas yung witch na ganito eh. Sa wizard na ganito. Eh, mas malakas tong ano to eh. Hindi, parang ano na siya, nagiging nade-desensitize ka na. Amen? So, pag nakita parang masama yan, at saka yung binabanggit ko sa, ano nga pa binabanggit yun, parang
sa isang preaching natin, di ba, yung dinaanan natin. Yung sa, ito, tinuturo lagi natin to sa inyo. May kaibigan kayo. Ano? Hindi naman kami umiinom eh, pero andiyan kayo sa gabing-gabi na nasa labas pa kayo. For example, gano'n. Kaya may kaibigan kang ano, parang bakla. Hindi naman bakla eh, pero parang eh. Ang dami nagtatanong, bakla ba yan? Ba't mo natanong? Ikaw, di mo naisip yon? Pag nakita mo na eh, o kaya parang example kanina, maiksing suot. Hindi ko naman talaga gusto pakiyon. Eh, ba't dagdagan mo? Ganon. Amen? Ganon, lalo sa mga post nyo. Ano pa ba yung madalas? Hindi ko na, hindi naman ako pag-inuman sa kanila, pero sumasama lang ako. Oh. Hindi, promise, hindi ako umiinom. Mulutan. Mulutan lang naman ako eh. Dumaan kami dyan, sabi nga sa inyo. So the best pala ngayon, napagtanto ko na, hindi ka pipilitin pag talagang nakita ko ayaw mo eh. Eh yung Christmas party, hindi naman yan required eh. Diba? Hindi, kayo na lang mag-inuman dyan. Ubusin nyo yung ano natin, tingnan natin kung ano. All appearance, ano pa? Kahit magtagal tayo dito, okay lang eh. Yung sa... Yan yan, kahit sa buhok. Sinabi ng sa lalaki, maikse. Hindi na masyado mahaba. Paiksiin mo na, di ba? Ganun yung babae. Hindi na masyadong maikse. Hindi na masyadong maikse, tama. Pahabahin mo na para walang appearance of evil. Amen? Ganun yan, kaibigan nyo. Ito, naalala ko talaga sa church namin dati. Meron doon mga presko na ano, halika dito man. May mga, alam nyo, kahit bata pa kayo, alam nyo na to eh. Kunwari, babae ako. Mamaya, sige ako muna yung babae, siya yung lalaki. Uy, Christian! Masyadong malapit ba? Kaya, baliktad naman, ako naman yung lalaki, ito naman yung babae. Uy, Christian! Baka ganun-ganun mo pa. Imagine that. May ganun sa amin. Andali. Okay naman. Sige. Thank you. Iwasan nyo yun. Amen? Alam nyo nang ano eh. Pero hindi naman. Joke lang naman eh. Konting ano lang. Iwasan nyo na. Amen? At pag may nagsasabi na sa inyo, parang ganun, masyado kayong close kayo ba? Hindi. Actually, may asawa ako. May asawa din siya. Okay. Mag-close. Diba? Anong... What's the... Ano yan? What's the deal? Eh, gusto kong mag-friends eh. May asawa ka na, doon ka lang. Amen? Hanggang pasalamat din ako yung mayan nyo. Siloso to eh. Na-realize ko, tama pala yun. Amen? Namin sa sumusobad eh. Pero okay na rin. Kasi nga, para maiwas. Amen? Oh, nagkakain na niyan ba tayo? Eh paano pag wala pa namang asawa eh. Kaya nga pag naging ugali mo yan na lumalapit ka dyan, di na kayo mag-asawa, ano mangyari doon? So parang inaano mo to. Parang tumatawid ka sa border, gusto mo doon sa malapit na. Hindi pa masama, hindi pa masyadong masama. Eh malalaglag na eh. Lumayo ka na doon. Amen? Amen? Amen. Ito na yung ating text, no? Kaya, in the very God, pag ginawa mo daw lahat yon, ulitin ko ha, start yan sa kanina, yung pasto nyo, galangin nyo, magkapayapaan kayo, sitahin nyo yung mga loko-loko, tulungan nyo yung mahina, yung pagpapasensya, pag ginawa nyo daw lahat yan, huwag kayong gagante, parang di ko na ano to. Na, nalaktas ako. See that none render evil for evil unto any man. So pag nakita mo nag-aaway na, gagantihan ko yan. Ano yun? Nawag na. Ano ba yan? Alam yun. Pag kapatid pala, may sama pala ng loob. Ewan ko kung anong ginawa nun. Sinulatan, napakalayo. So wag na. Lalo magkakapatid. But ever follow that which is good among yourselves. And to all men. So napansin niyo po yan ha. Lagi may distinction yung kapatid saka iba.
So hanggat maaari, lahat ng tao, kabate, at least may kapayapaan, hanggat maaari. Okay? Pero ang unang dapat may kapayapaan kayo sa mga kapatid, lalo na. Okay? So hindi mahirap intindihan kasi yung message na yun, alam natin lahat yan eh. Ayan, rejoice, pray without ceasing. Pag ginawa nyo daw yun, lahat ito, ano daw mangyayari sa'yo? And the very God of peace. Ano yung very God? Yung very intensifier lang yan, ha? Yung sabihin, ang Diyos mismo, parang ganun. Ang Diyos ng kapayapaan. Sinong gusto dito may kapayapaan sa buhay nyo? O laging magulo? Ang hirap nung magulo yung buhay nyo, di ba? May mga kakilala akong ganyan, lagi may away. Pati ako nadadamay. Eh, napansin ko, away ka na naman? Ganun lang. Huwag kong sasakyan kasi magsasabi, oh, sinabi siya yun, dapat, di ka pumayag. Na-involve ka pa, hindi naman kailangan. So, ang hirap na walang kapayapaan, di ba? Minsan naman, talagang di mo sinasadya, alam mo na, eh, paano, lalo pagka mag-anak mo, di mo nang pwedeng, ano, so, ang sa buhay natin, minsan wala tayong kapayapaan. Pero sabi dito, pag ginawa mo naman yon, ang Diyos na ang magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Sabi niya, sanctify you wholly. Okay? Magiging buo yung iyong kabanala. Kasi iba nga, pansinin nyo, kahit yung iba, nasabi nila, may post na naman na nakakita kasi. Sabi ko, eh, Kristiyano ka nga, suplada ka naman. Yung iba naman, masyadong ano, expectation, pero mas maganda buo ka, di ba? Hindi yung walang halos masabi sa'yo. Kaya sabi dyan, oh, blameless. Okay? Kahit may gusto siyang masabi sa'yo, anong problema mo sa kanya? Wala na, natahimik. Galit ako dito kasi sinabi niya yung bakla. Galit ang Diyos sa bakla daw eh. Yun ang totoo eh. Hindi na makasagot ba? Kasi pag naalala niya, at alam niya rin yung sagot doon, sa konsensya niya rin yun, walang masabi. Amen? Sana ganun tayo. Amen. Hindi, yan. Ano yan eh? Magaling lang yan sa ganito, pero dito, walang kwenta. So, hanggat maaari. Okay? Hanggat maaari, wala silang ngayon. Yung iba talaga makakaharap at makakahanap. Pero sinasabi sa atin, ang kabanalan daw natin, hanggat maaari, ay buo. Okay? And I pray to God, ito nabanggit yung spirit, soul, and body, be preserved. Pwede bang hindi ma-preserve yung, kurang na-preserve yung soul, ibig sabihin, ligtas. Pero yung body, hindi na-preserve. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Kaya nga pinapanalangin eh. Kasi iba, naligtas nga, kaso, sira na yung katawan. Okay? May mga ganyan, kahit sa ibang churches, kunwari, nung bata siya, loko-loko, nagpatato ngayon. Ay, naligtas. Kaya nga, pag nakikita niya ng kapatid, ligtas ba yan? Dati yun eh. Kaya ngayon, lagi siyang katisuran ngayon. Ngayon, mas maganda na, huwag ka nang pumasok sa ganung ano, di ba? Hindi ka nang magkaganong kasi laging katisuran, nagtatanong sino ba yan? Ba't may ganyan dito sa church? Parang ganun. Kasi ba, hindi na kontento sa maliit na ano, talagang sa mukha eh. May ganun eh. So, hindi na preserve. Iba naman, may sakit na kasi dating mabisyo. Ngayon, gusto na mag-soul winning. Hindi, gusto ko mag-soul winning. Salamat. Kaso, hirap na kasi uubo-ubo na. Ano ari? Mga sira na yung, alam mo na. Ba't may bangas ka dyan? Kasi dati akong ganyan eh. Eh, hanggat maaari, walang ganon. Okay, kung andyan na yan, sige, we will live with it. Kaso, hanggat maaari. Kaya ang panalangin ni Paul sa kanila, sana lahat, pati spirit, okay, yung soul. Iba naman ganito, mayroong back, ano, may tawag nila dyan, baggage. Alam nyo ba yun? Spiritual baggage or emotional baggage. Ang narinig nyo yun. Sabi, bakit kaya madaling trigger to? Inaalala ko sa inyo yung inuwento ko yung nag-Bible school kami. Medyo adult na siya eh. Pumasok pa ng Bible school. Siyempre, nakakatawa naman. Kaso, ang tindi pala ng temper. Biruin mong umuwi kami, sumakay lang kami sa jeep. Hindi magkakasama, ang ganda pa ng kwentuhan namin. Eh, pumara siya. Eh, yung jeep, alam niya naman yung jeep. Diba? Ewan kung di sanay mag-jeep to, ano. Para na, sinabi ko na para na eh. Eh, pasensyo na kayo ba? Ito kasi yung... Siguro, meron siyang dala-dala. Ganon. Naligtas nga, kaso may dala siya na hindi niya na, ano, kayang i-deal. So, hanggat maaari,
Ngayon, pwede pa yun. Pwede mo na ma-develop na mawala yun. Pero, yun nga, hanggat maaari sana. Amen? So, sana hindi kayo magtatanong, ha, mga bata na, yung bata pa naman ako, saka na mag-isisi, saka na ako hintong mag, kung ano man yan, ang ambisyo mo ngayon. Sana! E paano kung lumala yan? Amen? To the point na hindi mo na maiwanan. O, paano yan? Yun nga, lagi sabi sa post nyo. Diba? Buti kung pwedeng burahin. Eh, paano may loko-lokong ano nun? Kunwari, si Juliana, nag-post ng maigse. Kunwari, eh, joke lang to. Ano lang naman, burahin ko na nga. Eh, yung mga loko-lokong classmate mo pala, si Nave. O, anong gagawin mo yun? Sila yung nag-post. Diba? Itindihan niyo ba yun? O kaya kahit yan, dali mag-screenshot eh. Nagmura ka kunwari. Ay, Kristiyano ka nito. Hindi, joke lang yan. O, binura ko na eh. In-upload ulit. O, paano yan? Natindihan niyo ba yun? So, hanggat maaari mag-iingat tayo. At talagang mag-iingat. Yun ang dapat. Hanggat maaari. Sige, kung talaga nangyari na yun, i-deal mo na dapat yun ang tama. Okay? Blameless. Walang masabi hanggang dumating ang Panginoon. So, yan. Ito, medyo binanggit niya to. Faithful is he that calleth you, who also will do it. So, pinasok lang niya kasi nga, yung mga nabanggit niya dito, parang pag tinignan mo, mangyayari ba yan? Ang ganda minsan yung tanong mo eh. Eh, paano kung di nga mangyayari? Faithful is he that calleth you. Ibig sabihin, huwag kang magduda sa kanya. Tutulungan ka niya kung kailangan tulungan. Amen? Kung may problema talaga na parang di na mawawala, faithful ang Diyos. Okay, yung will also do it. Di na binanggit kung ano yun, pero malamang ano yung problema mo, ang ano yung pinangako niya, gagawin niya yun. Yung sabihin nun. Okay, patapos na. Brethren, pray for us. So, ganyan. Kaya pray, especially mga tawag nila dyan, nasa front line. Hindi niya ba yung front line? Pag sa labanan, hindi lahat nasa front, syempre. Iba, support, ilang ganyan. So, yung mga nasa front line, sila yung ibig sabihin, laging nakikita, laging sila yung gumagawa ng gusto. Iba, susuporta lang, di ba? Sila talaga yung nasa urahan. So, sabi dyan, pray for us. Kasi minsan, naiintindihan naman natin, di ba? Eh, hindi natin kayang gawin ginagawa nila. Either that or sa iba ka nakafocus, pray mo sila. Ito, hindi tayo magtatagal. Medyo. Pero itong iba, ginagawang ano to eh. Either katatawanan or ina-question, okay? Kasi meron daw mga, alam mo na, lalo mga young people, gustong makaisa, alam niyo yun? Umagit ko na ata last time nandito eh. So, batiin daw natin yung mga kapatid ng banal na halik. Eh sabi daw ng mga young people na lalaki daw, ganun. But pastor din ang ginagawa yan. Kasi may type pala sila sa church. Tama ba yun? Eh sabi dyan, paano yan? Sabi sa'yo, magtatagal tayo dito eh. Hindi. So di ko makakalimutan si pastor kasi ganyan yung kwento niya. Napunta kasi ng Amerika yun eh. So, siyempre, malalaki yung Amerikano. Eh, yung mga Amerikano pala, gusto niyang greetings, sinayakap. Ganun. Hindi naman lahat, pero yung iba, ganun. Eh, maliit siya. Nayakap daw siya ng Amerikanong babae. Kasi daw, na-bless daw sa, ewan ko, yun naman. Kaya tawa lang kami ng tawa. Pagkatapos, kung na-imagine niyo na, tapos na. Okay, yun na yun. Sabi ni Paso, wag na, tapos na. Basta yun na yun. So, kaya sabi niya, ay, mga Pilipinong dito pwede sa atin yun eh. Yan. Kaya po sa Diadem, ang batian lang doon, shake hands lang. Amen? Ganun na, kaya gusto ko pala ibalik sa atin yun. Okay ba sa inyo yun? O masyadong ano pa rin? Ay! Kasi yun nga, actually yun ang idea dito eh. Talagang doon yung closeness. Amen? So yun nga, iwasan natin. Kung talagang ayaw niya, di wag, fist bump na lang. Kaya ganun na lang. Pero kaya sinabi actually dito kasi dapat ganun. May closeness na hindi para tayong katoliko na parang pakialamanan. Amen?
Nakakuha nyo ba? So again, walang kiss. Pero, na-demonstrate ko na dito yung last time na. Stephen pa nga, nung kami-kami pa lang ata yun eh. Aray ka, Stephen, ulit. Bilis. Kikiss kita. So sa Middle East daw, ganito talaga yung pag-kiss nila. Ganyan, no? Pinitsura talaga ako. Ganyan, ganyan. Ganun daw. Thank you. Hindi, syempre, ano, hindi naman lips to lips. Kahit mga lalaki daw, ganun. Okay? So, nakita ko rin sa ibang ano yan eh. Wala lang si daddy dito sa ayan eh. Sa iyo, so, di ba, may mga friend nga kami, beso-beso eh. Kaya, di ba, dali dito. Punta sila ano. So, yun nga, huwag walang mali siya. Pero, yun nga, para maganda, sa atin, ganun na lang sa atin, shake hands. Okay ba sa inyo yan? Ngayon-ngayon nyo, huwag nyo nang pahiyain. Okay? Peace bomb na lang. Amen? Amen. At least kahit ba tayo may contact, sobra naman yung para tayo hindi magkakilala. Amen? Yung iba, yun nga, huwag nyo nang magsamantala kasi yun nga, kwento na naman sa amin eh. Eh, di crush niya nga yung ano. Hindi shake hands. Hindi ko nauhugasan to kahit kailan. Yung mga ganun ba? Yung mga tanga naman. Yung joke yun, ano. Pero ko yun kasi yung kwento. Okay, huwag naman tayo masyadong, ano. Yan ang gusto ko ngayon dito eh. Kasi magkakapatid tayo, minsan, dyan lang natin mapakita yung ano eh. Para lang konting concern, yung hindi yung parang dirin-dirin ka sa kapatid mo. Amen? Ngayon, kaya nga sinasabi siya, maligo. Kasi dyan tayo, ano eh. Kaya nga yung kwento ko sa iyo, si Pastor, ganito yan. Kaya si Claudy, ganun din yun eh. Pati, ano, pati kamay, kaya ano. Kaya pag shake hands daw, yung bango ni Pastor, ayun, ganun. At least kamay lang. Ngayon, mag-toothbrush. Sama ba yun? Maligo. Yan. Ngayon, kapwa mo lalaki, okay lang din yun. Ang close kayo talaga. Ha? At walang bading dito, alam naman natin. Bawal. Okay? Nakakuha niyo ba yung idea? Kasi magkakapatid tayo. Hindi yung, yun nga, alam nyo, pag pre-practice natin to, magkakaroon kayo idea eh, na mamimiss nyo yung kapatid pag nawala. Amen? Amen. Hindi yung pag walang, totally walang pakialaman, tapos preach ako ng preach dito, oh, okay yan. Idea lang, hindi mo mapakita. Kasi nga, nandidiri ka or sample, or whatever. Ngayon ko talaga nandidiri ka, kaya sinasabi ko sa inyo, ganun, encourage mo siyang magsipilyo, maligo. Ganun talaga yung iba kasi hindi nasanay eh. Alam niyo ba yun? Hindi natutuwan. So at least matutuwan niya sa church yun, di ba? Balance lang. Eh iba naman, ganito na naman. Eh Pastor, yung ano, dapat palang ganap tayo dyan ng ano. Ano yung taong grasa, Pastor? Dapat yakapin natin. Mga OA din yung mga question nyo dyan. Yun nga, kaya nga sasabihin natin, encourage natin maligo. Di naman yung, hoy! Bago mo! Tapos magtatawa ng iba. May kapatid dyan eh. Men, ikaw ba? Gusto mo ganun ka? Oh. Yung mga kapatid nito, itong mga anak ko, kasi nakukulitan sila sa maliit. Ganun talaga eh. Kaya na sabihin mo sa kanila, magtsagaan mo, makulit talaga. Makulit ka rin dati. Kapatid mo yan, magtsagaan mo. Amen? Kaya ang hirap nung walang kapatid, no? Hindi makaka-relate. Sino ang walang kapatid dito? Si Eji, 12 eh. Sino ba? Wala naman, di ba? Lahat kayo may kapatid. So, sa church daw, sana lalo na. Amen? Kasi nga, magkakapag tayo sa Panginoon. So, again, so sana nakuha niyo po yun. Tapos na, I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. Ayun na naman. Kanina, sanctify. Ngayon, holy. So, banal ba kayo? Amen. Yung sabi dyan eh, unless hindi kayo kapatid. Tsaka kaya wag na wag nyo sa lahat lolokohin yung kapatid nyo. Amen? Amen. Kasi holy daw eh. Lolokohin mo, babastusin mo, isirain mo. Yun ang sabi sa Bible. Kaya bago ka mag-isip,
Loko yung iba, wala nang konsensya siguro eh. Minsan pastor pa yung tinitira eh. Sana huwag tayong ganyan. Kaya sabi niya, I charge you by the Lord that this epistle be read. Ba't ganun? Ba't kailangang basahin? Ito, kaya tayo, puro basa. Ngayon, sa kanila, talagang para sa kanila yun eh. Pero meron ding, katulad nito, para sa mga taga-Tesalonica lang ba yung 1 Thessalonians? Primarily sa kanila eh, actually. Kaya nga bandang huli, naging scripture to kasi binasa, ang ganda ng pagkakasulat, eksakto, kaya inspired to. Hindi lang to basta-basta. Kaya ginawang scripture yan. Walang mali. Okay, so again, kaya lagi tayo magbasa. Ma-appreciate nyo yung Bible. Hindi yung, eh, kwento lang yan sa mga taga sa Tarsalanike. May aral tayo dyan eh. Diba? Basahin nyo. Sabi ito, basahin mo, huwag kang mahiya. Sa lahat ng magkakapatid na banal. Madaming aral dyan. Wala dito yung makapahiya dyan. Yung iba parang pag tumingin na may basahin, parang ganun eh. Kaya po sila kwento ngayon. Kanina nagkwento ako ng konti. Ito konti lang yun. Amen? Yung salita ng Diyos, basahin. Pag-aralan. Tapos, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. So yun. Lagi naman yan eh. So sabihin ano yung grace? Biyaya ng Panginoon. Maraming tanga yan eh. Maraming nakapaloob dyan. So sabihin yan, sana ang awa sa inyo ng Diyos. Okay, biyaya niya. Of course, yung maligtasan niya, hindi naman mawawala. Pero yung ibang bagay pa. Okay. Ibang blessing, sana lagi na sa inyo. So yan lagi ang pagbati natin. Kasi nga, yun naman talaga eh. Ang Panginoon minsan, anong dahilan, siya ay nagpa-punish din. Ang panalangin natin, sana huwag ganun. Kailangan, hindi sige. Pero ang laging panalangin natin, yung positive. Para sa mga kapatid. Amen? At this time, mga ilang minutes ako. 1 hour and... Masakto lang. Sana natutunan na lulungkot lang ako iba. Wala eh, pag Thursday. So, anong gagawin natin? Ulitin natin. Minsan, hindi mo kukuha eh. Kaya nga, salamat nandito kayo. Kasi yung kaya sunduin, walang problema. Isa naman, ulitin ko na naman. Hindi nyo nakuha, di ba? Ulitin pa natin to pag, after 5 years siguro. Tagal nun. So, at least, nandito kayo. Kaya, kaya sa YouTube din yan para balikan natin kung sakali. Amen ba? 1 Thessalonians. May second pa. 2 Thessalonians. 3 chapters lang. Pero maganda rin yan. Yung mga kinontinue from 1 Corinthians, 2 Corinthians, may makikita tayong tema na bumabalik. So ito ang next natin, 2 Thessalonians. Sabi ko nga, di ba? Ubusin natin to hanggang Philemon. Philemon. James, tapos na yan eh. Hebrews, tapos na. Amen ba? Amen. Sana, uto-uto ah. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong book, Panginoon. Napakaganda. Nakita namin, napakaraming aral, practical lesson. Even heavy doctrine, even sa mga end times nga. I pray na yung salita, Panginoon, again, maging lagi namin kaulayo, Panginoon. Basahin, pag-aralan. Sample lang namin to this series. Iba tayo play na maalin talaga namin yung salita. At the point na kung mayroon kami hindi nakuha dito, of course, isang pasada, bulay-bulayan na, makukuha din namin yan. May salamat sa Church, Panginoon, sa Thessalonica. Mayroon pa kami second part. May salamat special sa lingkod, si Paul. Nakita namin, tsaka mga tumutulong sa kanya. Magiging example na, din namin sa aming ministry ngayon. So, sabi niyo bawat isa, kaya pong malalati. In Jesus' name we pray.